Kasi mo. Kasaway ka. Ay, mga tropa, napupunta na kami ng Japan Embassy. Nakasama ko yung tita ko. Samahan daw niya ako hanggang sa dulo. Eh, ano, yun yung Libertad. Ay, sa loob na to. Ewan, ay mga tropa, ano, bali, nandito na kami. Ang aga namin sa Japan Embassy. 10:30 pa yung schedule ko. Maganda na yung mas maaga kesa sa huli, diba? Hanap lang tayo ng tatambayan natin. Ito pala tita ko. Sabi ni Manang, pwede daw lakarin. Oh, okay na lakarin, kaya lang, lawit na dila ko. Malapit na. Dun sa Midas lang pala. Oo, oh, ayan na sabi nga ni ano, sa Midas lang daw yun. Oo. Oh. Ayan mga tropa, oh. Diyan lang sa may ano, sa may paggaling kang Baclaran, sa may Heritage Hotel, tapos ito yung Midas Hotel. Kasi ito na yung Japan Embassy. Yan. Taho. Sa umaga. Wala, ang bilis mo nakapagpaubos ah. Wala na. Ay, umaga pa yata sa school eh. Okay, pinakamalaki ah, yung kakasya kay tita. Magaling ganyan. Pinakamalaki na yan? Oo. Naku, hanggang lalamunan mo lang yan. Wala, 10 pounds. Ayan lang mga tropa si, ano, si Japan Embassy. Katabi ng Midas Hotel. Tati, ano nga yun? Yun. Yun, yung kulay red na yan. Katabi ng Jollibee. Hindi ko alam yan eh. Malapit lang sa Baclaran mga tropa. Ayun o, pwede mo lakarin eh. Kaya anong building yun? Katabi ng Jollibee. Hindi kulay pula na yun. Yan, basta malapit sa ano, sa Midas Hotel, katabing-katabi lang. Oh. Ayun o, kapit bahay lang yan. From Baclaran, tapos yung Heritage, di ba? Heritage, tapos ito na Midas Hotel, then ito na. Ang lapit lang pala sa Baclaran nito. Pwedeng lakarin pero mainit. Papawisan kayo kaya pwede kayo mag-jeep. E nag-taxi kami. Sa taxi, 57 lang binayaran ko. Oh, sa taxi, 57 lang. Ay mga tropa na bali, ang schedule ko is 10:30 a.m. So hindi pa rin pinapasok kahit na maaga ka dito. So hintayin mo talaga yung schedule mo na 10:30. Ayan, nandito kami sa labas. Tapos, ayan. Ito yung Midas at saka isa pang hotel. Dalawang hotel na yan. Tapos nasa gitna lang yung pinaka Japan Embassy. A few moments later. Hey mga tropa, ano, tapos na. Tapos na ako sa ano, sa Japan Embassy. Pupunta naman ako sa Camp Krami ngayon para sa biometric. So, yun. Bawal kasi mag-vlog dun sa loob kasi kinukuha yung cellphone. Kaya kinukuha nila yung cellphone dun sa guard pa lang. Doon, kinukuha na doon mga tropa. Yun, bali papunta na ako sa Camp Krami ngayon. Yun, sa pagpunta pala dito sa Japan Embassy, madali lang para mga tropa. Basta makita nyo yung Midas Hotel. Dalawang hotel yun, tapos sa gitna yung Japan Embassy. Mga tropa, ito yung ano, yung sa Camp Krami, yung sketch ng Camp Krami. So sa loob, after nung ano, bibigyan kayong sketch pag pupunta na kayo sa Camp Krami. Ayan. Yun. Tara na, may kasama ko. Ito ka ate. Bili pa tayong tubig. Wait lang dyan, bili tayong tubig. From EDSA, MRT, tapos, ano rin, TAF, di ba? MRT, di ba? Tapos, buba kami ng Santolan, then, sakay lang kayo na, pag sa Santolan station na kayo, sakay lang tayo ng elevator, tapos, sa taas lang, and then tatawid sa kabila. And then lakad lang konti, nandun na yung Camp Krami. Okay? Okay. So, nandito kami sa third floor. Ayan. So, lilipat lang kami. Tawid-tawid lang. Kasi sa baba, walang tawiran. Bawal sa baba, mga tropa, no? So, yun. Elevator tayo. Ayun, mga tropa, medyo maingay, no? Ayan. Ayan. Bale, pagbaba dun sa ano, elevator, tumawid lang tayo. Yan, dito lang yung Camp Krami. Lakad lang ng konti mga tropa, no? Ako na kaya tatawa kasi konti ang mga bias mo. Yan. Yun nga lang, dapat mag-baon kayo ng damit dito kasi pawis-pawisan tayo. Ang init. So magpapa-biometric lang tayo dito mga tropa, no? Biometric lang. Yun mga tropa, bale, sa gate 1 pala tayo papasok, no? Yun, gate 1 po. Okay, wait lang po. Yan, gate 1.
Ito mga tropa, ang gate 1. Dito tayo papasok para sa biometric, no? Sobrang init mga tropa, no? Kailangan mag-bound kayo ng inumin tsaka damit. Pagpasok nyo pala sa, ano, dito sa police station. So lalakad kayo, ano, lalakad kayo ng diretso. Diretso lang. Medyo malayo pala dito yung, ano, yung sa biometric. So maraming pulis dito mga tropa na pwedeng pagtanungan. Kung hindi nyo makita yung yung ano, yung pupunta nyo para sa biometric, tanong nyo lang kung nasan yung foreign C group. Yun, ituturo nila kayo kung saan yun. Okay? So ako, sa ngayon, mali yung tinuro sa akin. Sa National Police Clearance yung tinuro sa akin, pero dapat kasi foreign. Kaya ngayon, nilalakad ko. Yun, pawis. Sobrang, ano, sobrang init mga tropa, ano. Yun. So hindi rin pwede, hindi rin pwedeng may kasama dito mga tropa. Hala, mali ang lipat ko. So nakita ko na yung forensic group. Ano forensic? Forensic. So napakalawak dito mga tropa, ano. Ang lawak niya. Tapos dapat tumawid sa tamang tawiran. Nakita niyo mga tropa ang init, di ba? So yung payong ko na kay tita. So init. Pawis. So medyo napapalayo tayo ng ano, ng destination kasi gawa ng mga pedestrian lane, kailangan talaga tumawid sa tamang tawiran. Okay? So pareto na ako mga tropa. Ito sa building na to. Umikot lang ako para sa pedestrian lane talaga. So ito na yun. So mga tropa, bali nung pagpunta ko dun sa FPID, binigyan nila ako ng ano, babayaran ko daw sa land bank. So may bayad yung biometric o yung ano, nananapin ko nasa yung land bank dito. Nakita ko na kanina dito mga tropa, no? Nakita ko to kanina. So ang init dito lang yun. So madaling ako kasi baka anong oras na eh, kailangan may habol ko to. Oh, init. Wait lang. A few moments later, after nyo magbayad, ba't ka madaling? Basta after nyo magbayad mga tropa sa land bank, balik tayo sa forensic group tapos sa FBIC. Okay mga tropa, tapos na yung ano ko, yung biometric. So payo ko lang sa inyo, magdala kayo ng at least 2 valid IDs. Okay, kasi pag papasok ka dito, mag-iwan kang ID. Kaya mas magdala kayo ng 2 valid IDs. Tapos magdala din kayo ng photo, passport size. Kasi mahirap dyan kapag hindi ka nagdala ng picture, mapapapicture ka pa sa labas. Diba? Tapos, ano pa bang gadalin nyo? Tapos, huwag kayong pupunta dito na naka-short. Kasi kanina, may nakita ako dito naka-short, hindi pinapasok. So, ang ginawa, meron daw, nagre-rent daw doon sa labas yata ng pants, pantalon. Yun, para mag-rent yata siya. Yun, di siya nakapasok kasi naka-short siya. Basta pag government, ano yan, dapat nakapantalon. Ako nga nakapadyama, oh. Ayun, oh. Pero at least, di ba, formal naman. Di naman ako pa-jump. Ayun, ganyan lang. Oh. Yun. So, tapos na ako mga tropa. A few moments later. So, ngayon mga tropa, pinakabalik ako ng 2:30 PM, no? Dito sa ano, Japan Embassy. Yun. Kung kanina naka-itim ako, ngayon naka-red na ako. Sobrang init mga tropa, no? Basang-basa yung damit ko. Kaya bumili muna akong damit sa ano. Ewan ko saan ba yung sambol yun, di ba? Metro Point. Bird ba sa Takati, walang pawis. Hindi ka pinapawis sa Takati, no? Gamantika ako. Yun, mga katropa, no? Madali lang siya, madali lang kumuha. Kaso, sa police station, maraming sikot-sikot o maraming lakad. Ang layo dun sa ano? Sa entrance. Siguro mga 3 kanto yun, dire-diretso ng lakad. Basta ano, forensic. Forensic ba? Forensic. Forensic, sorry. Forensic pala. Forensic.
group. Doon pupunta. Basta, magdala kayo ng maraming ID, dalawang ID. Kasi bawat pasok may ID, kailangan. Yun. So ngayon malapit na kami sa Japan Embassy, mga tropa. Malapit na kami. Bali, bibigay ko lang yung ano, yung biometric ko doon sa Japanese. Yun. Tapos dapat may ano, request letter ha, yung CIC. Yun, pag walang ganon, hindi pwede. Mababalikin ka. Pag New Zealand, kailangan may... Oo, pag New Zealand, dapat mayroong request galing sa immigration na nakalagay doon sa papel, eh, pag New Zealand. Oo. Kasi may nakasabay ako, New Zealand, pinabalik siya. Eh, hindi siya inasikaso. Nabalik siya sa agency. Putain sa akin, meron po akong request letter. Yun, ito na malapit na kami, mga tropa. Many hours later. Ito, mga tropa, nabalik, kakauwi ko lang, ginabi na ako, mga tropa, no? So, after nyo pong may pasa yung biometric sa Japan Embassy, bali mag-aantay lang po tayo ng 2 to 3 months para po sa releasing, and then tatawagan na lang po tayo ng Japan Embassy kapag dumating na po yung police clearance natin. Okay? Sa ano pala, mga tropa, sa pagpupunta pala sa Santolan, meron palang libreng sakay doon sa EDSA Carousel yata yun. Kasi kami, nag-MRT po kami, nag-jeep kami pamuntang MRT sa Taft Avenue. Doon po kami pumunta, and then nag-MRT po kami papuntang Santolan. So, inisip kasi namin yung traffic. Kasi ayoko yung maghahulog kami sa oras, kasi binigyan ako ng oras kung anong oras ako babalik dun sa Japan Embassy. Yun. Kaya po nag-MRT na lang po kami para tuloy-tuloy po yung biyahe. Ayun, mga tropa, na bali mag-aantay na lang ako ng 2-3 months para sa releasing ng Japan Police Clearance ko po. Ayan, mga tropa, no, hindi ko na matatapusin ang vlog na to, nang hindi ko nasasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard, work, stay humble, and God bless po sa atin lahat. Bye-bye!